Hi guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Yun, kanina, kung mapapansin nyo, ay yung last natin na in-upload na video, ito na din yung suot nating damit. Kasi actually, isang araw lang talaga ito. Pinaghiwalay ko lang yung video kasi medyo mahaba na. And kanina, after nating mag-ayos-ayos dyan, yan, malinis na, ay nagripat-ripat na din tayo ng kaya nating iripat. And then, yan nga, nagwalis na din tayo dyan sa part na yan. Ay kumain lang po tayo, and after natin kumain, balik na ulit tayo dito sa paghahalaman natin, sa paggagarden. And ang nakita ko naman ngayon na ating gagawin ay yung ating mga trailing plant na nasa pole, pero naglaglaga na sila sa pole kasi hindi ko nga sila na aayos, and hindi ko kasi sila natatalian kaya hindi sila kumapit ng maganda dito sa ating pole. Ilan to? Ilan tong ipapakita ko sa inyo, pero halos lahat kasi ng pole natin dito, puntahan natin. Yan, ilan kasi sa ating mga pole na yan, kung tandaan nyo itong ating marble photos, yan ay nandun sa harapan ng ating bahay. And yun nga, lagi kong di pa rin na, nauulit sa inyo na tayo po ay nagkatao dito. Dito po sa aming bahay, ibinuro lang aking asawa. So yan talaga, tinanggal dun sa may harapan, harapan ng bahay. And yan o, naggapang na siya dyan sa lupa. Natatapakan na din siya kasi yan ay daanan papunta dun sa aming likuran. Yan, ito ang ating marble. And then, katabi niya ay itong ating mandula. Mag-i-insert ako ng picture o video nitong ating mandula kung gaano to kaganda dati. Ganon din itong ating marble na photos. Mag-i-insert ako ng video or picture. Hahanapin natin. Pero sa ngayon, yan nga ang ating gagawin muna. Itong dalawa lang na to. Pero may ilan pa tayo dito kasi na naka-pole. Yan. Ito din, itong ating syngonium na ito. Look, kung saan sana nagpunta yung kanyang pinaka-trail. Yan oh. Yan, kung saan sana nagpunta. Ito yung pinaka-puno niya. Hindi na rin siya kumapit sa pinaka-pole niya. Mataas to. Itong pole na to. Pero yan naman, buhay pa naman nga siya, buhay, kaso nga lang, hindi kumapit sa ating pole na maganda. Yan, damuhan na din natin, nahawakan na natin, damuhan na natin. Ang dami pa natin guys gagawin dito sa garden bago natin maibalik yung dati nitong itsura nitong ating garden at saka itong ating mga plants. Yan. Ito ay hindi ko napakikita sa inyo kung paano ko siya ano ba tawag dito? Hindi ko napapakita sa inyo. Yun na lang marble at saka yung ating mandula. Pero after mamaya ay ating pagagandahin na din natin ito. Ikakatkat natin and then ipopropagate. Yun ang gagawin natin dun sa ating marble at saka sa ating mandula. Yan. And meron pa din tayo dito. Ito naman ang ating... Ito, syngonium batik ito eh, pero, yan guys, umaambun na naman. Syngonium batik yan, since dito nga sa area na to ay sobrang init. So, yan, hindi siya lumalabas yung kanyang batik-batik, pero yan ang kanyang itsura. Bigla na namang umulan guys, kaya habang tayo ay nagpapatila dito, naisipan naman natin na magtimpla nitong ating turmeric tea. Mainit to, hot. Aray ko. Yan, and nga pala, mamaya papakita ko uli sa inyo yung ating mga nasa pole. Ilan pa yung nasa pole natin dito sa labas, inintay lang nga lang natin tumila, pero parang biglang uminit naman, sobrang init naman. Pero ipapakita ko muna itong nasa likuran natin. Ito yung malimit yung makita kapag tayo ay nag-vlog, kasi ito yung ginagawa ko na background. Pakita ko sa inyo. Yan. Ilan din yung ating mga halaman na nasa pole. Yan, pero ito lang yung medyo mga gumanda. Pero itong isang to, itong ating silver sword, pumangit na rin eh. Tsaka itong ating tetrasperma. Yan. Ipopropagate na din natin to, baka mabubuhay pa natin kasi medyo naghihingalo na yung ating tetrasperma.
Pero so far nga, itong ating Paraiso birthday ay okay naman. Yan. Ito pa din yung ating Skindapsus na Moonlight. Yan. And then, ito yung ating Subastatum. Yan. So far naman ay okay yung iba. Ito ating Tricky. So, okay ito. Yan. Lumago na siya. Dati yan, tatlong dahon lang. Inip na inip ako. Tapos yan na siya. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung variegation na nabigay niya. And yun, syempre yung ating Brazil. And ipakita ko na din nga pala sa inyo itong update sa ating mga prayer plant. Yan. Parang hindi ko to nabigyan ng update dun sa ating last na vlog. Ito yung ating mga prayer plant dyan. Yan. Ito, akala ko to bibigay na or mauutas na itong ating Orbifolia. Pero yan, thriving pa din siya. Hindi ko nga agad din tinapon yung lupa niya and may tububo. Ito yun, ito pa yung isa pa. Ito hindi ko alam kung ito ay Shine Star. Yan. Tingnan nyo, super lit niyan, super cute. Yan. Akala ko din wala na yan. Yan. Ganun lang guys, madumi na kuko natin kasi nagdamo na nga tayo kanina. Akala ko din wala na to. Pero yan, may sumulpot pa rin. Dalawang dahon going 3. Going 3 leaves. So yan ang update. Yung iba nating prayer plant naman ay nandun sa may kabilang side ng ating garden. Yan. Uminit naman ngayon. Sobrang init naman. Ito yung ating ngang Syngonium batik. And then, meron tayo dyang Syngonium na albo. And nawala na din yan sa kanyang pole. Gumapang na din siya sa lupa. Yan o. Pero ang ganda pa rin ang kanyang variegation. Yan. Yan. Meron pa tayo dito. Ito guys, yung ating ibang prayer plant. Yan, naiinitan to dito ng sobra. Pero dati, ay may nakakanlong dito malaking pot, malaking halaman, kaya hindi siya masyado naiinitan and lumago na din siya, ang ganda niya. Yan pa yung iba pa nating prayer plant. Ito pa, yan, Charlie na prayer plant. Natakluban itong ating Gloriosum, kaya kahit mainit kita nyo, nakakanlungan siya. And then, ito pa yung ating Rusco, hindi ko alam kung bakit madumi. Kung anong lumalaglag sa kanya. Yan, nasa ilalim naman din siya. Kaya, thriving din yung ating prayer plant dyan. Kahit sobrang init. Yan, oh, sobrang init. And, ito pa yung ating isa pang pole. Yan. Lumayo na rin siya. Ayusin natin yan. Pero baka hindi ko na mapakita sa inyo. Yung ating pink splash look. Yan, oh. Ang init naman guys. Yan. Ang ganda. Pero, yan. Humapay na siya. And, yung iba niyang, yan. Kita nyo, yan. Ewan ko kung saan na siya dumaan. After doon sa kanyang pinakapunong yun. Yan, meron siya dyan. Lumabas dyan. Yan. Hindi pa natin masyadong tapos damuhan itong ating lupa. Yan, yung lupang yan. Dadamuhan pa rin natin. Pero at least, malaking iba na. Yan. So, inalagay na lang muna natin dito sa may bubong, sa parsya na may bubong. Kasi talagang init, ulan, doon sa baba ng ating garden. Eh, dito, may bubong dito. Kaya, kahit uminit, kahit umulan, ay hindi tayo maaabala. Yan ang ating marble. And then, nandito sa baba yung ating mandula. Yan. And ang gagawin lang naman natin dito, ikakat-kat natin to. Kukunin natin yung may portion na may dahon pa. And yun ang ating itutusok dito sa pot. Kasi kung mapapansin nyo, yung iba niyang runner, talaga, puro runner na lang. Walang dahon. Yan, ang haba oh. And dito lang siya sa bandang dulo, nagkadahon. So yan ang ating, ikakat natin yan dito sa pagitan ng dalawang node. Ano, doon natin siya ikakat. Ito din, yan din, yung nakayapos di yan. Ito na din lang na dulo, ang meron. So yan, samahan nyo ako at ating ipopropagate yan. Nahin natin guys itong ating marble photos, yan. Cut lang natin sa pagitan ng node yung may mga dahon and then siya nating itatanim.
Ang dami ko ng propagation ng mga ganito, kaya itong mga runner na mapapansin nyo na sobrang haba na nawala namang dahon ay mapapatapon na siya, guys. Mapapatapon na. So, cut na lang muna natin to. Unahin natin to may mga dahon pa. Laging sa pagitan ng dalawang node ang inyong putol. Yan. Make sure lagi na may node yung inyong itatanim. Yan, ito yung nakagapang na sa lupa. Itong kanyang mga aerial roots ay lumapat na sa lupa, kaya ganyan na siya. Yan din ang ating itatanim pa. After nating makuha yung ating may mga dahon, ay tatanggalin na natin to. Ang lago nito dati, guys, ang lush niya. Super lush. Yan, punong-puno to ng dahon dati. Yan, umuulan na ulit. Ang pangit ng panahon, nakakapagkasakit. Kasi kita nyo kanina, umulan, biglang uminit, sobrang init. Tapos ngayon, umuulan na ulit. And ito, itong ating paso ay medyo maputik lang, guys. Kasi nakapatong lang ito dun sa may sahib, dun sa may lupa lang siya. Ito ay dadagdagan natin ng potting mix. Hindi ko na ito tinanggal yung iba natin. Kasi para mga bago siguro na din lang naman ito, hindi na natin tatanggalin. Yan, after natin malinis, inara natin yung dalawa. Ang fit niya, oh, marble. Yan. Album siya. Dadagdagan naman natin siya ng potting mix. Dagdagan na natin bago natin ipagtuto sa iba nating halaman dito. Ang potting mix natin dito ay carbonized rice hull, at saka garden soil lang. Mataan lang siya, konti lang ang garden soil ko na inilagay, sinama. More on rice hull at saka carbonized rice hull. Ayan. Dagdagan na natin ng lupa. Okay pa naman yung lupa nito, kaya hindi na natin siya pinalitan lahat. Dagdagan na lang natin. Dagdagan pa natin ng konti. Maampias. Sa inyo ba din, guys? Maulan din? Maulan dito sa amin? Nagkakainit? Uulan. Buti nga kahapon nung maglaba tayo, nakatuyo tayo ng sinampal. I-water propagate na natin itong maut doon na ito. Yun na lang mahahaba ang ating ilalagay. Nahin natin na talian dito sa taas. Maglagay lang tayo ng tatlo. Yan. Bago natin ilubog ang tangkay niya dito sa lupa. Yan. Tatlo na lang. Or okay na siguro ang dalawa. O tatlo. Sige, parang bushy na agad. Tatlo na ang ating ilalagay. Wala akong available, guys, sa tie wrap. So, ito na lang. Tablian natin dito. Yan. Mas inuna natin magtali dito. Kasi para maalwan tayong magtanim.
na ano ko na to, natutunan ko to sa isa natin na viewer na may nagsuggest na mas maganda nga daw na itali muna yung halaman bago tayo magtanim. Yan. And, yun na. Ibaon naman natin yung tangkay niya, yung mga tangkay niya. Iwasan natin na ibang dahon. Itong iba nating aerial roots ay ating tanggalin. Kasi ang dumi niya. Hindi ko na hinugasan, guys. Ibabalik natin to dun sa may ulanan. Pag na isang araw natin itatayo ng maganda. So, kaya hindi ko na hinugasan yung ating halaman. Ayan. Diba? Ang ganda na agad niya. And then, dagdagan pa natin ng potting mix. Yun. Yan na. Diba? Ang lush na agad. Yan. Medyo madumi yung ating plants. Pauulan na naman natin to kaya mawawash din yan. And ang isusunod naman natin ay yung ating madula. Yan. Ibaba na natin to. Ganda na niya. Ang dumi na din ang paso. Pero okay lang. Yan. Itong ibang tira natin, ipopropagate natin to. Sayang. Tandaan nyo dati ang mahal-mahal nito. Mga isang dahon lang, 100 pesos. Ngayon, super mura na. And dahil hingi na nga din lang siya, pwede nang humingi. Next naman natin ay itong ating mandula photos. Yan. Oops. Medyo mabigat kasi malaki to na pot. Iba naman ang case nito. Ito ay yung mga runner niya, halos may dahon pa. Yan. Nawala lang talaga siya dito sa kapit niya sa pool. So, ang gagawin natin, i-arrange lang natin or iikot lang natin dito sa pool natin. Yan o, hindi pa siya naglalagas yung dahon niya. Bushy pa din siya. Nakalaylay nga lang. Yan. Nakalaylay nga lang. And iikot natin. Papalitan na natin itong tali na to. Hindi kagaya nung ating marble na nawala na ang dahon sa mga runner. Ito, andudoon pa din. So, hanapin lang natin, guys, ang dulo, ang mga dulo sa dulo. At iikot natin. Nag-revert na pala to. Nag-revert tong dulo. Tanggalin natin tong nag-revert na to. O yung mga dahon ay nag-plain na green na. Tanggalin natin. Nga ngayon ko napansin, ito palang isang stem na to ay nag-revert na yung dahon niya. Yan o. Nag-revert na siya, guys. Putulin na din natin. Hanggang doon sa may magandang variegation. Yan o. Kung agad napansin, nag-revert na pala siya. Yan. Tinanggal na natin, guys. Nag-revert na, oh. Yan. Ang haba na niya. Tanggalin na natin to. So, yan. Talian na din natin dito. Nang diba, bushy na agad siyang tingnan. Bushy na agad. Kulang lang pala to sa ayos, itong ating mandula. Hindi kagaya nung ating marble na talagang nag-leggy na. Yun. Yan o, oh, ang ganda niya. Ganda. Dagdagan na lang natin ng lupa. Yan po. Kulang lang pala sa ayos. Kasi nga, nung siya ay tumutubo, hindi natin agad na sundan ng
tali dito sa pole para hindi siya bumitaw or kumalas. So, yan. Ang ganda pa rin ng ating mandula. Medyo patungo lang ang tubo ng iba niyang dahon kasi nga, dati nakalaylay siya. Pag na ilang araw naman, tutunghay na ang tubo nitong ating mandula. Ang cute po. Ang lago niya. So, ito na guys, yung ating dalawa na inayos sa kanyang pole. Yan. Yan, di ba? Bushy na agad silang tingnan. Baba natin to. Yung iba, ganito din ang gagawin natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Kasi medyo hapon na. And mas namamadali ako na kumilos kapag walang camera. Yun. So, more or less naman, may idea na kayo kung paano natin na ibalik ito. Yan, di ba? Ang ganda na ulit niyan. Bushy na ulit. Ito ating mandula at ito ating marble na photos. So, dito ko na guys, end muna ang ating video at salamat po sa muli niyong pagsama sa akin. Sana po ay patuloy niyo pa rin suportahan yung ating channel. And dun po sa hindi pa nga nagsusubscribe, subscribe po kayo. And hit niyo lang po yung bell dyan sa gilid ng subscribe button para lagi po kayong ma-update every time na mag-upload po tayo ng bagong video. So, salamat po sa inyo and bye again. Bye!